Tuklasin at alamin ang mga nangyayari sa ating paligid, halika't ating alamin. Ang video na ito ay based lamang sa aking nalikom na kaalaman, at sariling pananaliksik tungkol sa topic na inyong mapapanood. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe at paki-hit na din ang bell icon, para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa matini idol, actor at teen star na si Marcelino Antonio Carat Soto III, o sa mas kilala sa screen name na Miko Soto? Si Soto ay itinanganak noong May 10, 1982 sa Manila. Si Soto ay anak ng singer-actress, radio commentator at TV host na si Ali Soto. Si Soto ay isang talent ng GMA Artist Center, siya ay naging isang teen personality sa TV, na may mga ganap sa mga programa na nakatuon sa kabataan ng GMA na Click at Kahit Kailan. Si Miko Soto ay bahagi ng kilalang pamilya Soto sa showbiz. Siya ay apo sa tuhod ni dating Senador Vicente Soto at apo ni na Marcelino Antonio Soto at Vicente Soto Jr. Ayon sa pagkakabanggit, ang kanyang mga magulang ay sina Ali Soto at Marcelino Antonio Maro Soto Jr., kapatid ni incumbent Senator Vicente Tito Soto III, Mal Soto at Vic Soto. Ang kanyang lolo na si Filemon Soto ay dating senador din ng Pilipinas, ang kanyang mga pinsan ay mga aktor na sina Oyo Boy Soto, Shara Soto, at Gian Soto. Ilan sa mga naging pelikula at paglabas sa telebisyon ni Soto ay Fantastic Man noong 2003 bilang Reggie, Bahay ni Lola noong 2001 bilang Buboy, Bakit Ba Ganyan, Ewan Ko Ba Darling noong 2000, Walang Hanggan noong 2003 bilang Mai, Kung Mawawala Ka noong 2002 bilang Dindo, Kahit Kailan noong 2002 bilang Itos, at Ang Click noong 2002 bilang June. Si Soto ay nahulog mula sa ikawalong palapag ng San Francisco Garden Plaza Condominium. Isang condominium building sa Boni Avenue, Mandaluyong kung saan siya nakatira sa loob ng 10 taon. Bago magmadaling araw ng December 29, 2003, ayon sa paunang pagsisiyasat, si Soto ay kasama ang kanyang pinsan na si Oyo Boy Soto, dalawang iba pang mga kaibigan, at isang maid sa kondominium. Ayon sa mga ulat, nakita ng isang security guard si Soto na nakaupo sa mga rehas ng balkonay. Si Soto ay sinubukan na bumaba mula sa mga rehas nang ang kanyang paa ay sumabit sa isang planter, na nagdulot sa kanya na mawala ang kanyang balanse at mahulog mula sa kanyang balkonahe. Agad na isinugod si Soto sa kalapit na Mandaluyong City Medical Center kung saan idineklara siyang dead on arrival. Ang pasyente ay namatay mula sa maraming bali at basag ng bungo. Ayon sa manggagamot na nakatalaga sa ospital, mula sa Mandaluyong Hospital, dinala si Soto sa Makati Medical Center ngunit hindi rin siya nabuhay ng mga doktor. Bago siya mamatay, siya ay romantically involved sa aktres na si Angel Locsin, na naging kasintahan ni Oyo ilang buwan pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Ang kanyang libing ay dinanap sa Arlington Funeral Home sa Quezon City, ang kanyang mga labi ay inilagay sa Loyola Memorial Park, Sukat sa Parañaque noong 3 ng Enero taong 2004. Ang kanyang ina, si Ali, ay nagdonate ng mga corneas ni Miko sa Eye Bank of the Philippines noong oras ng kanyang pagkamatay. Nakilala ng kanyang ina ang isa sa mga tatanggap ng corneas sa isang episode ng Itbulaga. Nakakapanghinayang lang na sa batang edad niya ay nilisan niya agad ang mundo. Ikaw, isa ka ba sa nanghihinayang sa teen star na si Miko Soto?